sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino sa pagdiriwa ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Abogado ng religious leader na si Apollo Quiboloy at iba pa, inireklamo ng sedition at inciting to sedition ng PNP CIDG sa DOJ. Senator Bato de la Rosa, hindi umano dapat manguna sa hearing ng EJK at drug war dahil sa pagiging kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Surge fees sa mga TNVS, inihihirit din ng grupo ng operators sa mga taxi. Sa MBC-TV correspondents, magkapatid na trabahador sa isang furniture shop, arestado sa pagnanakaw ng pera ng amo. Sa MBC-TV Sports, Aurora Blacklist, aabante sa upper bracket ng playoffs. Team Liquid, bigong madepensahan ng titulo. Sa Showbiz Spotted, dating One Direction member Liam Payne, nasawi matapos mahulog sa third floor ng isang hotel sa Buenos Aires. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC-TV Studio. MBC-TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inireklamo ng sedition at inciting to sedition ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG sa Department of Justice ang abogado ng religious leader na si Apollo Quiboloy na si Attorney Israelito Torion at iba pa. Isa sa mga batayan ng reklamo ay may kaugnayan sa kilos protesta na isinagawa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang buong detalye sa balitang yan, iahatid sa atin live ni Boy Gonzales. Boy! Nagsampa na ng reklamong sedition at citing to sedition ang Philippine National Police CIDG sa Department of Justice laban kay Atty. Israelito Torion, ang abogado ni Pastor Apollo Quiboloy at may git sa 12 iba pa. Pinangunahan na mismo ni PNP CIDG Chief Police Secretary General Nicolas Torre ang pagsampa ng reklamo laban kay Torion at iba pang leader at membro ng KOJC na sina Eleanor Cardona, Carlo Catil, Jeffrey Celis at ang dating tagapagsalita ng NTFLCAC na si Lorraine Badoy Partosa at iba pa. Kasama sa batayan ng reklamo ng PNP CIDG ang pagsagawa ng kilos protesta ng mga miyembro ng KOJC sa lansangang taliwas sa permiso ng lokal na pamahalaan na prayer rally lamang sa loob ng compound ng KOJC. Gayun din ang pagharang ng mga sakyan at pagpigil sa mga otoridad na arestuhin si Quiboloy kung saan may nasaktang mga pulis. Para sa MBC-TV Network News, si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Sa iba pang balita, hindi dapat manguna
sa hearing ng extrajudicial killing ng nagdaang administrasyon si Senator Bato de la Rosa dahil kaalyado niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hindi magiging katiwa-tiwala ang kalalabasan nito at makabubuti na magkaroon na lamang ng Committee of the Whole para pangunahan ang investigasyon. Ang iba pang detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Posibleng magkaroon ng problema kung itutuloy ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang bukod na investigasyon ng Senado sa issue ng war on drugs at extrajudicial killing sa nakaraang administrasyon. Yan ay dahil kaalyado ni de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pareho silang idinidiin bilang mga arkitekto ng madugong war on drugs. Sa programang 2x2, sinabi ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na maaaring magkaroon ng kulay ang kanilang pagdinig na pangungunahan mismo ng komite ni Bato. Ani ay hindi magiging katiwa-tiwala ang kalalabasan ng investigasyon kung ang mangunguna rito ay siya ring itinuturo ng mga resource person sa nagpapatuloy na investigasyon ng Kamara. Dahil dito, sinabi ni Estrada na mas makabubuti kung magkakaroon na lamang ng Committee of the Whole para pangunahan ng investigasyon. Kaya nga ang aking payo, ang aking advice, magkaroon lang ng lahat ng senador at siguro, mamili na siguro si Senator Bato ng ibang senador na mag-handle o lead ng investigation. Kung hindi naman anya magkakaroon ng Committee of the Whole, maaari naman magkaroon ng subcommittee ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung saan ibang senador ang magpe-preside ng pagdinig. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, mariing itinanggi ni Senator Bato de la Rosa na may reward system sa war on drugs ng nagdaang Duterte administration. Ayon sa senador, walang nangyaring bigayan ng reward money dahil walang pondo para dito. At kung mayroon man, ay maaring ipinatupad ito ng palihim. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Todo tangki si Senador Ronald Bato de la Rosa na may alam siya sa reward system sa panahon na kanilang ipinatupad ang madugong war on drugs ng Duterte administration. Ngunit kung meron mang nangyari na bigayan ng pabuya, ay maaring ginawa umano ito ng palihim. Ito ay tugon niya sa aligasyon sa hearing ng House Squad Committee na si Senator Christopher Bongo ang namimigay ng reward money nang siya pa ang Special Assistant to the President. Ngunit inamin ni De La Rosa na nang siya ang Chief PNP ay pinabibigyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng allowance ang mga regional directors pagkatapos ng kanilang command conference. Hindi umano ito reward kundi pamalit sa gastos ng mga RD sa kanilang biyahe patungo ng Metro Manila. Giit ni De La Rosa, walang nangyaring bigayan ng reward money dahil una ay walang pondo para dito. Pangalawa ay hindi umano siya bilib sa ganitong sistema dahil trabaho naman talaga ng mga polis na linisin ang ating mga komunidad sa impluensya ng illegal na droga. Paniwala ng mga miyembro ng House Squad Committee ay posibleng ang Intelligence Fund ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginamit bilang reward money sa war on drugs. Mismong si dating PCSO General Manager Ruyina Garma ang nagbunyag na may reward system sa mga pulis na nakapapatay ng drug suspect depende kung gaano kakilala o kalaki sa kalakalan ng ilegal na droga ang kanilang biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maaari nang ilabas sa susunod na linggo ang resulta at partial recommendation ng Quad Committee ukol sa usapin ng extrajudicial killings. Samantala, nagpahayag naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na plano nitong maglunsad ng sariling investigasyon kaugnay ng isyu. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Matapos ang walong pagdinig, inaasahang maglalabas ng partial results at recommendation ng Quad Committee sa darating na October 22. Kabilang rito ang masusing investigasyon sa mga may pananagutan sa nangyaring extrajudicial killings sa kasagsagan ng drug war ng nakalipas na Duterte administration. Sa panig ni dating Philippine National Police Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, nagpahayag ito ng planong maglunsad ng sarili nitong investigasyon kaugnay ng issue. Bagay na tila ikinalito ni Deputy Minority Leader Congresswoman Franz Castro.
Sa panayam sa DZRH, tila hinamon nito ang senador kung kaya ba nitong iharap sa publiko ang kanilang anti-drug memorandum circular at mga shoot-to-kill statements. Sa kanyang komisyon, kung mag-iimbestiga siya, ipapalabas niya ba yun, yung mga ganong mga statements nila ni President Duterte? Kaya talagang katawa-tawa po kung mag-iimbestiga ang Senado na pamumunuan niya. Kasi parang iimbestigahan niya yung sarili niya at saka si President Duterte na siya talagang may utak ng war on drugs. Hinala ng mambabatas, paraan ni Tony De La Rosa upang maiwasan ang accountability sa madugong EJ case, gayong nauungkat na ng komite ang malinaw na partisipasyon nilang dalawa ni dating Pangulong Duterte sa naturang mga patayan. Kung mapatunayan naman daw na totoong may sala si De La Rosa, pwedeng irekomenda ng komite na sampahan ito ng kasong kriminal. Samantala, nilalakad na rin ng chairman ng Quad Committee na si Representative Robert Ace Barbers ang pag-criminalize sa EJ case. Nakatakda namang magpatuloy ang mga imbestigasyon ng komite hanggat marami pang lumulutang na mga resource persons na nais tumistigo sa mga kasong inuungkat nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang partial list ng mga kandidato sa pagka-senador para sa 2025 midterm elections. Kabilang sa mga nasa partial list ng senatorial candidates ay 66 na pangalan at kabilang ang 11 pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Maging ang religious leader na si Apollo Quibuloy ay kasama rin sa partial list. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sasailalim pa sa masusing ebaluasyon ang initial list bago ilagay sa listahan ng mga makakasama sa balota. Kaugnay nito, naghain na ng petisyon ang Workers' Peasant Party upang hilingin ang diskwalipikasyon ni Pastor Apollo Quibuloy bilang kandidatong senador. Diin ng grupo ang misrepresentation ng pastor na hindi anya miyembro o naging bahagi ng partido. At sa usapin pa rin ang war on drugs ng Duterte administration, posibleng sumunod si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa ginawa ni dating PCSO General Manager Royina Garma na pagbubulgar sa issue ng extrajudicial killings. Ayon sa co-chair ng Quad Committee na si Manila Representative Bienvenido Abante Jr., desisyon na lamang ni Leonardo ang hinihintay ng komite. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Regunan. May posibilidad na susunod si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa ginawa ni dating PCSO General Manager Royina Garma at mas marami pang impormasyon ang ibubulgar nito sa issue ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., co-chair ng Quad Committee, hinintay lang nila na magdesisyon si Leonardo. Naniniwala si Abante ng gaya ng testimonya ni Garma, matindi din ang magiging pasabog ni Leonardo at i-corroborate ang sinumpaang affidavit ni Garma gaya ng reward system kaya talamak ang EJ case. Sa mga testimonya ni Garma, si Leonardo Umano ang nag-implement ng utos na patayin ang 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm, pagpapatupad ng Davao model sa buong bansa at iba pa. Hindi naman napigilang mag-react ni Abante sa sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magsasagawa sila ng imbisigasyon sa issue ng EJ case at padadaluhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Abante, anong inaasahan sa hearing kung mismong si Senator Bato ang maumuno sa investigasyon, gayong siya ang sinasabing nasa likod ng Oplan double barrel ng siyang hepe ng PNP. Narito si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Hindi. Paano niyo pa nasabi, sir? Well, you know, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president, no? But just imagine, he was only a brigadier general all of a sudden. Nagdagan siya ng star, no? Naging major general siya and naging director general. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing.
Dagdag pa ni Abante, malaking posibilidad na baka hindi matuloy ang imbestigasyon ng Senado dahil baka si Senator Bato lang naman ang nagsasabi na iimbestigahan niyang issue ng EJ case kung saan nadidiin ang dating Pangulo at walang ibang senador ang sumusuporta dito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, aabante ang Aurora at Blacklist International sa upper bracket match ng playoffs para sa MPL Philippines Season 14. Habang bigo naman ang Team Liquid na may pagpatuloy ang kampanya para madepensahan ang kanilang titulo. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Parehong aabante sa upper bracket ng playoffs ang Aurora at Blacklist International para sa MPL Philippines Season 14. Sinimula ng Blacklist ang playoffs sa isang sweeping victory 3-0 kontra sa Smart Omega sa Game 1 na ginanap sa Green Sun Hotel sa Makati kagabi. Pinangunahan ni John Lord JM Sebastian ang Game 1 with 2 kills, 1 dead and 8 assists. Sa Game 2, nagpatuloy ang dominance ng team led by Michael MP The King and Dinos Alpha with 6-0-5 KDA. Naging crucial ang laban sa Game 3, ngunit naselyuhan ng Codebreakers ang panalo. Matapos mapatay ang tatlong players mula sa Omega at tuloy ang mag-push sa middle lane. Samantala, sa sumunod na laro, tinuldukan na ng Aurora ang kampanya ng Team Liquid para madepensahan ang kanilang MPL Philippines title matapos nitong makuha ang 3-2 victory. Nanguna ang team captain na si Renejay Bercarce para makuha ang panalo sa Game 1 with 0-1-14 KDA. Bagamat naging back and forth ang serye ng dalawa matapos umabot sa Game 5, tuluyang ipinamalas ng Aurora ang kanilang dominance, maintaining control until the very end para masecure ang upper bracket ticket in just 14 minutes and 30 seconds action. Mamaya October 17, makakatapat ng Aurora ang top-seeded team Fanatic Onyx Philippines, habang mag-aharap naman ang Blacklist International at Falcons AP Bren. Sa aming pagbabalik, San Miguel ay tabla ang semifinal series kontra sa Barangay Ginebra. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Grupo ng mga panadero tiniyak na wala pang magiging paggalaw sa presyo ng tinapay. MMDA hihirit na mapahaba ang operating hours ng public transport system. Sa MBC TV Sports, San Miguel na itabla ang semifinal series kontra sa Barangay Ginebra. At sa Showbiz Spotted, J-Hope ng BTS discharged na sa military service. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng tinapay sa mga susunod na linggo. Kasunod ito ng selebrasyon ng World Pandesal Day kahapon at nakapagtala naman ang Department of Agriculture ng ilang paggalaw sa ibang produktong sangkap sa paggawa nito. Narito ang buong detalye sa report ni Tina Nolasco. Good news! Walang magiging paggalaw sa presyo ng tinapay sa susunod na linggo kasunod ng selebrasyon ng World Pandesal Day. Sa panayam ni Angelo Palmones sa programang Magandang Umaga Pilipinas, tiniyak ni Lucito Chavez, presidente ng Asosasyon ng Pilipinong Panadero, na wala pang pagtaas ng halaga ng tinapay sa ngayon. Sa ngayon po ay wala pa kaming pinaplano sa paggalaw ng presyo ng tinapay, although yung aming operating expense ay medyo kami na sasaktan. Ito pong kokwa, medyo isang malaking suliranin namin kasama po itong ating asukal dahil gumagalaw po ang presyo at may pagbabanta sa presyo pa ng mga margarina. Sa anumang oras ay pwedeng tumaas, pero sa ngayon po wala pa po kaming pinagpaplanuhan sa pagtaas ng presyo ng aming tinapay. Inaantayan po namin na mag-settle lahat ng presyo ng aming mga roma at saka po kami magdesisyon sa aming kosta ng tinapay kung paano ang gagawin. Dagdag pa ni Chavez, pinakamalaking problema ang kinakaharap ngayon ng industriya ang presyo ng tsokolate, pero wala pa rin naman itong paggalaw sa presyo. Malaking problema ang kinakaharap po ng industriya ay ang ating tsokolate.
Ang laki po nang itinaas ng ating kakao, kaya po yung ginagamitan ng mga kakao, yung ating mga chocolate cake, yung ating mga brownies, medyo apektado po tayo diyan ng malaki. Pero wala pa pong inilalahad na pagalaw sa presyo. Intayin po natin ng mga ilang linggo pa. Sa kabila nito, hindi naman inaalis si Chavez ang posibilidad na tumaas ang presyo ng tinapay na maaaring mangyari sa huling bahagi ng Oktubre o sa Nobyembre. Ito pong mga konting pagbabago sa mga sangkap namin ginagamit, pwedeng magdulot sa susunod na linggo sa paggalaw ng presyo ng tinapay. Susunod na linggo, Nobyembre na o ngayong buwan to? Ngayon pong October, last week of October last week of November, malalaman po natin. Dahil ayaw po naming, gusto po naming makita lahat. Ano pa ba ang tataan? Para nang sa ganun isang kwentahan na lang. Samantala, sa pinakahuling bantay presyo monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 74 pesos hanggang 83 pesos ang halaga ng kada kilo ng brown sugar, wash at refined sugar. Habang ang presyo ng palm at coconut oil naman ay nagkakahalaga ng 33 pesos hanggang 98 pesos ang kada litro o bote. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, humihirit naman ng surge fee ang grupo ng operators ng taxi sa Transport Network Vehicle Services o tinatawag na TNVS. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ng higit sa 2 piso kada litro na sinasabayan pa ng paghina ng bilang ng mga pasahero. Narito ang report ni Rovic Manuel. Inihihirit na rin ang grupo ng operators ng taxi ang surge fee sa Transport Network Vehicle Services o TNVS kasunod ng pagtataas ng presyo ng petrolyo ng higit sa 2 piso kada litro. Sa panayam ng DZRH kay Congressman and Attorney Bong Suntay, ang Pangulo ng Philippine National Taxi Operators Association, sinabi nito ang hirap na pinagdadaanan ng mga tsuper at operators sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kawawa naman yung mga driver. Talagang hirap na hirap na for the longest time yung fare increase na hinihingi ng mga taxi drivers at saka operators mula sa LTFRB. Sana may bigay dahil talagang hindi na sapat yung current na taxi fare para matugunan yung pagtaas ng gastusin at saka pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon kay Suntay, isa rin sa inihiling ng grupo ay ang pagtataas ng flag down rate dahil nanatili na ito sa 45 pesos simula pa noong 2017 at talagang napag-iwanan na ng pagtaas ng cost of living sa Pilipinas. For the longest time, ang huling fare increase na naibigay sa mga taxi ay way back noong 2017 pa. So you could just imagine 7 years ago. Malaki ng tinaas ng cost of living, malaki ng tinaas ng presyo ng mga piyesa ng auto, pati yung presyo ng car itself. Isa rin umanos sa naging suliranin ng taxi sa bansa ay ang paghina ng pasahero dahil karamihan ay nasa ride-hailing apps na. Dagdag pa ang tagal at haba ng proseso upang mapagbigyan sa hiling na fare increase. Giit pa ni Suntay na sana'y ma-implementa rin ang surge fee sa mga taxi, hindi tulad ng nasa ride-hailing apps na may surge sa tuwing tataas ang presyo ng petrolyo at ang demand sa pasahero. Doon sa mga ride-hailing apps, automatic yun eh, may surge sila. Actually, oo. Diba? Yung presyo tumataas bigla. Ang amin, ang sa larangan ng taxi, sabi namin, sana naman i-implement rin pagdating sa mga traditional taxi. Dahil nga para sa gobyerno, iniisip nila very unpopular para sa mga mananakay ang fare increase. Lagi namin sinasabi, ang taxi naman, door-to-door service yan. Hindi yan mass transport system. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, 2 weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto at patuloy na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa darating na weekend. Una na nga riyan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang magdadala ng mga pag-ulan sa Southern Mindanao, kabilang dyan ang Zamboanga Peninsula,
Soxargen, Davao Occidental, gayon din ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at maging ang Palawan. Samantala, umiiral pa rin ang easterlies sa rest of Luzon at maging sa Visayas. At sana partly cloudy to cloudy skies at mainit na tanghali sa malaking bahagi ng Central Luzon, Ilocos, Cagayan Valley at maging dito sa Metro Manila. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, magiging maulap. Pero halos buong araw na makakaranas ng pag-ulan ang Negros Provinces, kaya magbaon po ng payong kung kayo ay lalabas ngayong tanghali. Para naman sa ating 3-day weather forecast, posibleng dumala sa mga pag-ulan sa Northern at Eastern Luzon dahil sa tinatayang paglakas ng easterlies at pagbablik ng shear line. Hindi rin inaalis ang tsansa na may mabuong low pressure area sa Pacific Ocean na kikilos papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang mahinang bagyo. Asahan yung aantabayanan natin yan sa mga susunod na araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinutulan ang kampo ng religious leader na si Apollo Quiboloy ang pagharap nito sa pagdinig ng Senado. Kinwestiyon ng kampo ng pastor ang intensyon sa pagpapatawag kay Quiboloy na hindi na anya in aid of legislation. Gait ng kampo, ang pagsabpina ay limitado lamang para sa pagbuo ng batas at hindi sa pagsasapubliko ng criminal trial. Paglabag umano ito sa judicial powers kung iaharap si Quiboloy sa Senado sa gitna ng paglilitis sa kanyang kaso. Kasunod naman ang pagpaplansya ng mga regulasyong ilalatag sa Pasko, humihirit naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mapahaba ang operating hours ng public transport system para ito sa mga empleyado at late night commuters na maaapektuhan ng adjusted mall hours lalo na sa Christmas rush. Ang iba pang detalye ay ihahatid ni Edniel Parosa. Makikipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Department of Transportation para humirit ng extended operating hours para sa mga pampublikong sasakyan. Partikular itong request ng MMDA para sa operasyon ng EDSA busway system maging sa light rail transit at metro rail transit. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, paraan ito para malalayan ng mga empleyado at late night commuters na maapektuhan ang adjusted mall hours sa Christmas season. Unanimous kasing nagkasundo ang mall operators na magbukas alas 11 ng umaga at magsara ng mas late depende sa kanilang tipo mula November 18 hanggang December 25. Para align ko tayo, para yung mag-i-stay po ng mas mahaba sa mga malls, pag uwi po nila ay may masasakyan pa rin po sa pampublikong transportasyon. Tsaka yung mga empleyado rin kasi. Yes, pati yung empleyado po ng mga malls. Kasama na rin po. Sa ngayon, bukas naman ang EDSA Carousel 24/7 pero padadagdagan umano ng MMDA sa DOTR ang mga buwebiyahing bus. Limitado naman sa alas 4:30 ng umaga hanggang alas 10:15 ang biyahe ng mga LRT at hanggang 10:09 PM naman ang MRT3. Hinimok din ni Artes ng publiko na gumamit ng public transport ngayong papalapit ng holiday rush. Sa EDSA pa lamang kasi, 421,000 sasakyan na ang dumadaan araw-araw hanggang itong Setyembre, batay si MMDA Traffic Engineering Center. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. After 18 months, discharged na mula sa kanyang mandatory military service si J-Hope ng K-pop supergroup BTS. Ang mga kaganapan sa paglabas sa Army ng Sunshine ng Bangtan Boys, narito sa aking Showbiz Report. Trending ang Welcome Back J-Hope at Our Sunshine is Back sa paglabas sa Army ng BTS member na si J-Hope ngayong araw. Siya na ang ikalawang miyembro ng Bangtan Boys na nakakumpleto sa kanilang mandatory military service. Sumundo kay Hobie ang kagrupo nitong si Jin, magunitang nakatapos ng kanyang military duty noong June. Dito, nakatanggap ng dalawang bouquet of flowers ang K-pop star. At nang humarap sa Korean media, sumaludo ito at kumaway sa fans. Maririnig naman ang hiyawan sa lugar nang magpresenta si Jin na hawakan ang mga mic para kay J-Hope habang ini-interview ito.
Magunita na ilang araw bago ang discharge day ng rapper-singer, nagpaabiso ang Big Hit Music na walang idaraos na special event para maiwasan ng overcrowding. April 18, noong nakaraang taon, nang magsimula ang mandatory military service ng on-the-street hitmaker na si J-Hope o Jung-Hosok sa Tunay na Buhay, kung saan nagsilbi ito bilang assistant instructor sa 36th Infantry Division New Recruit Training Center sa Wonju, Gangwon Province. At sa aking pagbabalik, entertainment industry at One Direction fans, nagluluksa sa bigla ang pagpanaw ng singer na si Liam Payne. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM pinangunahan ng inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Sa MBC TV correspondents, abandonadong kuta ng NPA na diskubre sa Bisaw Mountain Province. Sa Hoy, bawal yan. Parusa sa catfishing. Alamin. Sa MBC TV Sports, San Miguel na itabla ang semifinal series kontra sa Barangay Ginebra. At sa Showbiz Spotted, dating One Direction member na si Liam Payne nasawi matapos mahulog sa third floor ng isang hotel sa Buenos Aires. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena na ginanap sa Sorsogon City ngayong araw. Kasabay ito ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya. Ang mga kaganapan sa Sorsogon Sports Arena, tinutukan live ni Ruel Saldico. Ruel. Go ahead, Ruel. Ruel? Go ahead. Yes. Go ahead, Ruel. Babalikan natin si Ruel Saldico. Inaprubahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 na proyekto ng Department of Health tungo sa mas pinatatag na sistema ng kalusugan. Target ng DOH na mailunsad ito sa mga lugar na walang akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Narito ang report ni Rose Babiera. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 na programa ng Department of Health tungo sa mas pinatatag na sistema ng kalusugan. Layong mas paigtingin ng programang ito ang mga hakbang sa pag-iwas, paghahanda at pagtugon sa mga health emergencies, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng tulong at suporta. Sa pagpupulong ng NEDA Board sa Malacanang, pinuri ng Pangulo ang DOH sa paglikha ng programa kung saan nila na iaangkop ang mga natutunan noong pandemya. Sa pamamagitan nito, natukoy ng kagawaran ang mga pagkukulang sa sistema ng kalusugan at public health noong manalasa ang isang global health emergency. Nagkakahalaga ng 27.92 billion ang programa at prioridad ng DOH na ilunsad ito sa mga lugar na kulang-kulang o walang akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DOH, mayroon ng tukoy na 17 probinsya ang kagawaran kung saan isasagawa ang pilot run ng programa. Kinumanda naman ni PBBM ang kagandahan ng programa dahil sa espesipiko ang lugar na sakop nito. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito, mas mapapatatag ang sistema ng kalusugan sa bansa. Sangayon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na ibinalangkas ng Marcos Administration. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala ang trabaho party list na dapat din itong isulong ang usapin ng job creation sa House of Representatives at hindi lamang sa Senado. Ayon sa samahan, mas epektibo itong maisa sa katuparan kung may nagtutulak nito sa Senado at sa mababang kapulungan. Ang buong detalye, nagbabalik si Edniel Parosa.
57% ng mga Pilipino ang naniniwalang job creation ang pinakamahalagang isyung dapat isama ng mga kandidato sa pagkasenador sa kanilang mga plataporma sa 2025 midterm elections. Yan ang lumitaw sa pinakabagong independent survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng Strat-Based Group. Pero kahit ang survey ay nakatuon sa mga plataporma ng mga kandidato sa Senado, naniniwala ang trabaho party list na ipinakita sa naturang survey na dapat din itong isulong sa House of Representatives. Giip ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng trabaho party list sa isang gobyerno tulad ng sa Pilipinas, ang mga patakaran ay mas epektibong maisa sa katuparan kung pareho itong itinutulak sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa grupo, malinaw ang panawagan at suporta ng taong bayan sa plataforma nitong pagtutok sa paglikha ng hanap buhay. Dagdag ni Attorney Espiritu, hindi lamang ang paglikha ng trabaho ang isinusulong ng party list, kundi pati na rin ang pagpapadali ng akses sa paghanap nito, pagtaas ng sahod at benepisyo at iba pang hakbang para protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Hindi lamang umano mga manggagawa ang makikinabang sa mga naturang plataforma, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya, kaya't nararapat lamang na magkaroon ng sapat na representasyon ng mga grupo gaya ng trabaho party list sa Kongreso. Sa kabila ng iba pang mahalagang plataforma, tulad ng pagsulong ng investment-led economic growth at paglaban sa korupsyon, naranatili pa rin pangunahing prioridad ng trabaho party list ang mga hakbang na magpapataas ng kabuhayan ng mga manggagawang Pinoy. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang magkapatid na trabahador sa isang furniture shop sa Binmalay, Pangasinan dahil sa pagnanakaw ng pera ng kanila mismong amo. Yan ang iba pang oyan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Magkapatid na trabahador sa isang furniture shop sa Binmalay, Pangasinan, arestado sa pagnanakaw ng pera ng kanilang amo. Pinahuli ni Ms. Gloria Del Caraan, 35 anyos dalaga, furniture owner, residente ng barangay Baybay Pulong Binmalay, ang dalang trabahador dahil sa pagnanakaw. Sa ulat ni Binmalay, Chief of Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, alas 4:30 ng hapon kahapon dumulog sa kanilang himpilan ng biktima upang isuplong ang magkapatid na suspect na sila Christopher Ian Pabor, 19 anyos, at Cyrus Jan, 18 anyos, mga binata, kapwa barniser at residente ng barangay Malindong Binmalay. Nabatid na naiwanan ng biktima ang kanyang wallet sa kanyang mesa sa kanilang pwesto at nakita niya ito ng kanyang balikan na hawak na ni Cyrus at nawawala na ang 20,100 pesos kas na laman ito. Agad na arestong mga suspect na ngayon nasa kustudiya ng Binmalay Police Station at naharap sa kasong qualified theft. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Arias III, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadiskubre ng mga operatiba ng Mountain Province Provincial Police Office ang madnaduradong kuta ng Communist Terrorist Group sa Bisaw Mountain Province. Batay sa report ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ang abandonadong kuta ay nadiskubre ng mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company at Bisaw Municipal Police Station sa Masukal na Pook sa Sitio Mapaw, Barangay Geday sa Bisaw, habang sila nagpapatupad ng major internal security operation sa lugar. Na-recover sa kuta ang 10 piraso ng ammonium nitrate fuel oil na nakalagay sa ice candy wrappers, 6 na improvised explosive device, 4 na dinamita, granada, subversibing dokumento at iba pang personal na kagamitan. At matapos ang dokumentasyon, lahat ng mga nadiskubring gamit pandigma ay ipinasakamay sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canning Unit sa Mountain Province. Ang ibang nabawing gamit ay nasa pag-iingat ngayon ng Mountain Province Provincial Mobile Force Company para sa proper disposition. Samantala, patuloy naman na sinusuyod ng mga operating troops ang mga kalapit na kuta ng Communist Terrorist Group para sa pagkakarecover ng iba pang mga gamit pandigma ng mga rebelde. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simple lamang ang pagdiriwang ng anibersaryo ng katarman ngayong araw.
sa kauna-una ang pagkakataon, ngayong taon lamang ibinagdiriwang anibersaryo matapos na ipasa ng Sangguniang Bayan ang Municipal Ordinance na kinikilala October 17, 1768 bilang araw ng pagkilala o itong pagkabuhay ng Bayan ng Katarman. Itong araw na tinanggap ng Simbahan Katoliko ang titulo na Our Lady of Annunciation. Lumalabas na ngayong araw ang ika-256 na anibersaryo o founding anniversary ng Bayan ng Katarman. Hindi pa masyado na paghandaan at misa lamang ang ginanap ngayong araw kung saan sa katagalan ng panahon, ito ang kauna-unahan na pagdiriwang. Wala na muna aktibidad ang pagdiriwang at inaasahan na sa susunod na taon ay mas magiging mapaghandaan na ang nasabing selebrasyon. Hindi rin local holiday at tuloy ang klas at pasok sa eskwela ngayong araw. Tangi ang Bayan ng Katarman lamang ang capital town ng Northeast Samar ang ininagdiriwan ng anibersaryo at ngayong taon lamang napag-usapan at napag-aralan katulong ng simbahan ang araw ng anibersaryo ng Bayan ng Katarman. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang live report ni Ruel Saldico na nakatutok ngayon dyan sa Sorsogon Sports Arena. Ruel, go ahead. Mahigit sa 8,000 mga katao ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama si Press Secretary Cesar Chavez sa maging Secretary Bunuan ng DPWH. Nalubong ito ni Governor Boboy Hamor at ni Senate President Chief Pedro. Kasama naman ni ng Pangulo si Senate Majority Leader Tolentino at si Senator Lapid, na kung saan sa pagdating nito ay sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Sinabi nito na marami makikinabang sa naturang proyekto na kung saan ay pinagtulungan ng mga senador upang may sa katuparan ang naturang arena. Na kung saan ito ay tulong-tulong si Senate President Escudero, Senator Rito Lapid Tolentino at Tito Soto noong siya ay nangungunungkulan pa bilang senador. Na kung saan ito ay nagpasalamat ang mga taga-Sorsogon sa pagdating at pagbigay ng mensahe ngayong araw na ito dito naman sa Sorsogon Sports Arena. Mula dito sa Bicol, ito si RH1 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ruel Saldico. Paalala ang Bureau of Immigration o BI sa mga ulat ng illegal recruiter na nag-aalok ng trabaho abroad sa social media. Ilan kasi sa mga biktima na huli sa immigration dahil sa mga peking return tickets mula sa mga ahenteng nagre-recruit sa kanila at hindi pinayagang makaalis ng bansa. Ang parusa sa mga sindikato na gumagawa nito, tutukan sa report ni Rose Babiera. Sa kagustuhan ng mataas na sahod, marami sa mga Pilipino ang pinipili na lang na magtrabaho sa ibang bansa. Ang pag-abroad kasi ang isang madaling paraan para kumita ng sapat o minsan higit pa sa pangangailangan. Ngunit, hindi madali ang proseso nito. Kaya marami sa ating mga kababayan ay kumakapit sa mga ahensya at ahente na nag-o-offer ng trabaho abroad sa mabilis na proseso. Ayon sa Bureau of Immigration, naging talamak ang mga illegal recruiter na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa online. Mayroon itong kumpletong dokumento mula plane ticket hanggang sa kontrata sa sinasabing trabaho na nagpapasweldo ng malaki. Ngunit, bukod sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Ang mas malala pa, hinahire ang mga ito para sa isang catfishing syndicate o para gumawa ng ilegal na aktibidad sa ibang bansa. Kaya paalala ng BI, maging maingat sa mga ganitong offer, lalo na kung ang transaksyon ay ginawa lamang online. Batay sa Republic Act No. 10022 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995, ang sinumang mapatunayang sangkot sa illegal recruitment na ito ay maaaring patawan ng reklusyon temporal o pagkakakulong ng 12 hanggang 20 taon at pagmultahin ng 1,000,000 hanggang 2,000,000 piso. Kapag ang ilegal na gawain na ito ay naging banta sa ekonomiya ng bansa, ang mga sangkot ay maaaring patawan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at multa na 2,000,000 hanggang 5,000,000 piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!
sa mundo ng basketball na itabla ng San Miguel ang semifinal series kontra sa Barangay Ginebra. Yan ay matapos makuha ng Birmen ang panalo sa Game 4 sa paunguna ni Junmar Fajardo. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Dinomina ng San Miguel Birmen ang Barangay Ginebra sa Game 4 ng Best of 7 semifinal series ng PBA Season 49 Governor's Cup with a final score of 131-121. Na-survive ng Birmen ang 49-point explosion ni Justin Brownlee, tying the series at 2-2. Matinding depensa ang ipinakita ng SMB sa pangunguna ni 8-time PBA MVP Junmar Fajardo with massive double-double 29 points, 16 rebounds, and 3 assists. Hindi rin nagpauli sa scoring ang import na si EJ Inosike with 27 points and CJ Perez with 20. Bukas araw ng Biyernes, October 18, may chance ang parehong kupunan na makuha ang lamang sa serye sa Game 6 na gaganapin sa Inares Center sa Antipolo. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang malungkot na balita ang gumulat sa directioners of fans ng British boy band One Direction ngayong araw. Ito'y matapos pumutok ang balitang pumanaw na ang dating miyembro nitong si Liam Payne. Narito ang aking report. Nagluluksa ang fans ng British boy band One Direction sa biglang pagpanaw ng 31-year-old singer na si Liam Payne. Ang former 1D member natagpo ang patay sa labas ng tinutuluyang hotel sa Buenos Aires, Argentina, matapos mahulog sa balkonahin ng kanyang kwarto na nasa ikatlong palapag ng gusali. Sa report ng Argentine Police, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa isa umanong agresibong lalaki na posibleng nasa impluwensya ng alkohol at ipinagbabawal na gamot. Agad namang nagsama-sama ang ilang fans sa pinangyarihan ng insidente at nag-alay ng kandila at panalangin. Nakilala si Liam Payne taong 2010 ang mapabilang ito sa best-selling pop group One Direction na nabuo sa The X Factor kasama si Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan at Louis Tomlinson. Samantala, napansin ng directioners na may mga post pang mga awit sa Snapchat ilang oras bago ang napaulat na pagpanaw nito. Noong Marso nga lang nang inilabas ni Liam ang kanyang single na yun pala'y final song na nitong Teardrops. Kabilang naman ang American singer na si Charlie Puth, socialite Paris Hilton, music producer Zedd at Ty Dolla $ign sa mga nagpaabot ng pakikiramay sa naulilang pamilya ni Liam Payne. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Ewell. Maraming salamat, showbiz angel. Pakikiramay din ano, sa mga lahat ng directioners na kahit sa ating social media, kita natin, partner, na marami ang nalungkot sa balitang yan. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Pero bago po tayo magtapos, meron na lamang po tayong 69 na araw, 69 days bago ang Pasko. Ito po si Ewell Reyes. Ouyong, magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. At itong boses ng Pilipino para sa Pilipino, ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.